situation is dire, but not helpless. Actions must be made and it must be done right now. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. Urgency is the utmost importance. And the Philippine Atavi Nanotechnology boldly take the risk in solving this crisis. Ang Philippine Atavi Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atavi Technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, pari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein which serves as food for the bacteria. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Sa ngayon, di kami tumitigil na mag-develop at mag-research para mabigyan ng solusyon ng mga problema sa agriculture, aquaculture, poultry and livestock, at higit sa lahat para sa marine, forest, at universal ecosystem. The problems facing Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seem futile at worst and temporary at best. But steps must be made, action must be done. The Philippine Atavi Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. Good morning po. Maulan na. Po, sa Saturday po ngayon. So, meron po tayong Farmer's Talk, 8:30 hanggang 10 in the morning. Mga partners, magandang morning sa inyo lahat. Magandang umaga, Miss Ann, Miss Anna, Miss Luz, tsaka Sir WB. Madilim na umaga. Pleasant, rainy, good morning. Yes. Dito sa ating lugar, munting lupa ay umuulan. Sa labas. Sa labas. Huwag doon sa loob. So, ito po ang ating paksa ngayon, sikreto ng ibang magbababoy kung bakit, kung paano kumikita sa pagbababoyan. Yes. Kasi, naman secret na ito. Pero ngayon isisiwalat natin. Ba't ngayon isisiwalat expose natin? Expose. Siyempre, para yung ibang nag-aalaga rin ng baboy, pakinabangan nila. Yes. At ma-encourage sila na mag-alaga pa para kung maano yun nakapag-produce ng TV, napakalaki na ng problema natin yung backlog natin sa rice, sa hog, sa fish, sa video, lahat na eh. Lahat. So, sabihin na natin nakaka-import tayo. Paano kung dumating yung time na hindi na tayo pwedeng mag-import? Ayon. Let's say, ang dollar earnings ng Pilipinas kasi nagmumula sa OFW. Pagpapaalila natin sa ibang bansa para lang mabuhay. Ganyo, tatapatin na ako, magsasalita na ako ng masakit na salita. Ang ganyan na lang ba tayo pagpaalila sa ibang bansa para mabuhay? Samantalang kaya naman natin dito. Opo. Kung aayusin lang natin ang pag-iisip natin, sabi nga yung crop mentality natin, yung pagkakulong mentality ko rin ang sinabi niyan. Gayahin natin yung ibang bansa na miskin malilit, napaka-strong na economy nila. Yes. Yung respeto ng ibang bansa sa kanila na hindi sila gaya. Kasi iba yung respeto sa takutan eh. Diba? Ayan. So, kumbaga na nakakasakit lang na pakinggan na kahit ako, pag nagtatravel ako, minsan nakikita ko kung paano pagtawanan ng mga foreigner, iprati yung mga Pilipino. I really like Trinidad as a state. Napakababa ng tingin nila sa mga Pilipino. Discrimination. Lala. Which is totoo naman eh. Lalo pat maraming nagpapaalila o nagiging DH. Ano? Kasi yung iba naman kasi no choice. Kasi yun yung way na para mabuhay sila, mas mataas yung kikitain. Yung iba. Personally,
hindi ko tatanggapin yung sabi mong no choice. Yan po yung mga reason ng iba. Oh, yung reason ng iba. Mm-hmm. Kasi pag walang dahilan kung gugustuhin mo eh. Mm-hmm. Kung tama mo, naman po yun. Okay. Eh maraming parante. Mm-hmm. Diba? Pero pag makita mo, Filipino mentality, bawa isang amo mo, foreigner, miski sigaw-sigaw ka, itrato ka na, latiguhin ka niyan. Think eh, hindi ka kikibo. Mm-hmm. Pero kapag kakapwa Pilipino mo, sinigaw ka, sigurado itong gabi to, patay ka na eh. Kastigo. Oh, yan. Kastigo, pinapatay na. Pinapatay na. Nakakasakit lang, nakakapangliit na ano. Siyempre, yeah, sa Pilipina, I'm proud to be a Filipino. Mm-hmm. Kaya lang minsan, yung utak nga natin na marami tayong mga doktor dyan, doktor, pero they were not treated as doctors. Mm-hmm. Yung mga colonel, general natin, retired, pag nandang security guard. Mm-hmm. Titinda ng palayok. Ay, ganyan. So, yung mga kaldero. si Sir Dave. Mm-hmm. Yun nga, katulad yung sinabi ni Sir WBA, yung hindi masarap sa pakiramdam, ang tingin sa'yo, alila. Mm-hmm. So, hindi dahil Pilipino ka, trabaho mo, mag-DH. Yeah. Yung sa mga kaibigan naman po natin, sa mga viewers, na let's say DH po sila, nangangarap pa rin naman po yan eh. So, sana makatulong kami para yung pangarap nila na umuwi na ng Pilipinas, alagaan sarili ng pamilya, at makapag-negosyo ng matiwasay dito, sana ma-provide naman natin. Mr. Luz? Anything, okay. So, ito po ang ating pinapaksa ngayon ay ika nga ay paraan para ika nga kumita rin tayo tulad ng nangyayari sa iba. Kaya nga. At nakakatuwa naman kasi, di ba binabalan sa baboy, manok, kambing, lahat, isda. Kaya lang majority na nagre-request sa atin sa pagbabog. Puro baboy, opo. Although, medyo bumababa na ngayon yung presyo ng baboy. Marami pa rin. Marami pa rin nag-aalaga. Kahit, ano yung bumababa? Yung live weight? Yung live weight. Sa palengke? Sa live weight. Yung mismo sa grabe, farm no? Gate, yun ang bumababa. Farm pero gate price. Oo. Ano na ang presyo po ngayon? Sa dito sa May South, mayroon pa rin lumalaban ng 120 to 130. Uh-huh. Depende sa farm. Hmm. Pero party dito sa May Quezon Province, ako talaga umiyak na 115. Minsan, talaga pwede na pang harvest, wala pang minsan kumukuha. So, medyo madalang lang yun. Iba-iba eh. Iba-iba sa lugar. Miski may 100. Talagang iyak ka na. Mm-hmm. Kaya nga tayo na andito. Kaya tayo nag-develop ng para sa hindi para sila negosyo, kundi para sila tulungan. Correct. Oo, iba-iba ka din. Yeah, oo. Siguro it's high time. Kung itong nangyayaring nagiging mahirap tayo ngayon sa mga pagkain, eh, mag-isip-isip tayo. We think positively kasi ang gobyerno natin, they really need to raise funds. Taxes para maituloy yung mga projects, ano? Pero, siyempre, nabigla ang mga Pilipino. Hindi nila akalain yun. Alam mo, Pilipino, patient is hanggat kaya, hanggat kaya, hanggat kaya. Para kung hindi na kaya talaga, ano, should be resort to civil war. Wala naman tayong, ano, wala namang nanalo sa civil war talaga, eh. Laging talo natin, eh. Take vacation sa Marawi, di ba? O, yan. Pero, at then, you will realize na parehong natalo. Namatay yung kalaban, may namatay din doon sa mga nag-defend sa atin. Pero look at those na nasira. Okay. Kung lalawakan yun ang pag-iisip din, how long will it take you to start again? Miskin yung pera ka. Mm-mm. Diba? So, mahirap na kanin. So, sa akin ngayon, kaya natin ninano, we keep on researching. Nakikipagkwento tayo sa ibang mga nagbababay kung paano sila kumikita. So, ina-analyze natin kung tama o totoo yun. Kung ano, isinishare natin sa kanila. Yeah. Pakilabangan. Mm-hmm. Katulad ngayon, ang sabi natin, sikreto. May sikreto nga ba ang ibang magbababoy kung paano kumikita sa pagbababoyan? Mm-hmm. Ano ang mga sikretong ito? Ayan. Mm-hmm. Isa-isay natin mamaya. Yung mga viewers natin, kung may comments po kayo, pwede rin kayo mag-advise kung yung secret nyo, pwede nyo i-share. Please lang, para kumbaga, magkaroon na ng konting kliti sa utak natin na effective kaya sa akin to, yes or no. Okay. Kumbaga na teamwork nga kaya. Yes. Teamwork, okay. Building. Mm-hmm. Ayan, so, ako, yung sa akin personally, no, hindi ako nag-ano. Isa, yung na-mention ko last time, yung iba, nagpapalugi sila baboy, sa baboy, pero kumikita sila sa pigs. Mm-hmm. Ayun. Yung mga stockholder nang nagtayo ng mga feed mills. Mm. Ayan. Tapos yung mga stockholder, so kumikita sila dun sa pigs na ibinibenta nila sa sarili nila, piggery. Palugi man sila sa baboy, kumita sila sa pigs. Oo.
Tapos, para mas bumolyum sila, mag-i-invite sila ng bawa, mga, either, magpapaiwi sila. Oo. Yung mm-hmm. paiwi naman, pag kumita sila sa baboy, pag kumita sa baboy, mm-hmm. hati sila sa kita. Okay. E pag nalugi sa baboy, lugi si paiwi, mm-hmm. pero panalo pa rin yung photo, yung ano, yung stockholder na nagpaiwi. Okay. Kasi may kita pa siya dun sa pitch. Aliban na lang, pumabait siya, na mag-share lang doon sa nag-iwi. Oo. So, yun. Eh, kung samahan pa niya ng technology yan, di lalo na abante siya, eh, no? Oo, oh, hindi, yung ano palang pinag-usapan natin, yung paano feed sila. Meal. Yung oo. Feed meal. Oo. So, doon sa mga hindi naman, yung iba naman, nagme-members. Kasi pag members ka, discounted. Pagbayad ako ng, noong araw, nung nag-try ako nag-member, mm-hmm. 2,500, every, sa ako pa bibili ko, may discount ako 20 pesos. Yeah. Pero may merong quota yon kung ilang sako? Wala. Pagka oh, wala. Member ka lang, wala. Pag mga rider, wala. Pero yung 2,500, ano yun, yearly, monthly? One time. One time, napakamura naman. Membership fee. Membership fee. Mm-hmm. Membership lang, member ka lang. Pero you don't get any dividends. Ah, yeah. Discount lang from the fee. Discount fix. Para makakuha ng discount, bayad ka ng 2,500. Pero sa mga ibang ano, matputol ko po kayo. Sa ibang mga feed mail doon sa mga member o rider po yung tinatawag po sa inyo pag ganun. Wala silang hinihingi 2,500. Mm. Opo. Basta sa, may kanya-kanyang policy. Oo, may kanya-kanyang policy yan. Yung minemberan ni sir, ganun ang policy. Oo, binigyan. Mm. Then, yun, yung personal lang pumunta sa feed mail. Oh, yeah. So, eh, kung halimbawa, stockholder, kakilala ko, sama naman ako. Oh, doon makikirain. Ay, ako okay. Mm-hmm. O di, sabi nung stockholder, sige, bibigyan ba kung ang bigay niya, ang kuha niya lang sa ano, 800, sa feed mail, kasi ang bigay nila sa ibang tao, 1,000. Mm-hmm. O sige, bigay ko na lang sa iyong 850. Mm-hmm. Eh, tubo na siya, naka-discount yung, ano, yung rider. Okay. Nakaka-volume pa siya. Yeah. So, galing, ano? Diba? Tatlo. Yun yun, tatlo. One, three in one. Ganun yung ano. Parang organized galing, crime. Ano? Oh. Hindi naman crime. Hindi naman. sabi nga natin, it's just a matter of business, ano. Kung baga na huwag tayo mag-isip na masama. Mm. Kung baga, ano, mga business techniques. Mm. Sa dissenting tawag. Yes, actually sa akin ay para sa akin fair 'yon. Mm-hmm. Lumapit ka sa akin, naka-discount ka ng 15 instead of 20, hindi ka pa wala ka pang 2,500 na lumabas. Ako naman siyempre, in fairness naman sa akin dahil naglabas ako ng pera, para yung stocks ko sa feed mill. Eh. Okay lang na kumita ko sa inong konti, hinati ang pakita. Eh. Tapos, compared sa commercial. Mm-hmm. Tapos, aside from that, as a may benefits, yung bank stockholder, siyempre, yung pera, kailangan ko kumita rin. Kung nasa banko yan, hindi. Kaya nasa feed mill, mas maganda kita kaysa nasa banko. Gawa nga ng yung cost of money, purchasing power. Pero, ako magtatrabaho. Mm-hmm. Kaya ini-encourage ng mga banko din na, di ba? Pag 1 year ka, kaya meron silang rule ngayon na dormant. Pag hindi gumagalaw, may penalty, takakaltasin yun. Mm-hmm. Ang point doon ng central bank is, yung pera mo sa banko, ilabas mo, inegosyo mo. Mm-hmm. Kasi pag inegosyo mo, makakatulong sa ekonomiya natin. Kaysa itago mo lang. Siya lang kasi pera, mag-circulate. Eh. Mm-hmm. Kaya yung mga ating mga mayayaman dyan at mga politician na inilalabas ang pera, eh ito, tayo naghihirap. Ang nakikinabang yung ibang bansa. Kasi, pag doon may dineposit yun, may invest nila sa iba yon. So, nakikita yung pera na yun. Ang Pilipinas, naghihirap. Mm-hmm. Yun. So, mayroong sikreto sa feedmill, kumbaga. May kita. Sa akin din, makaragdagan din, hindi lang mismo yung feedmill na nandito lang sa parting south. Alam mo, yung malalaki rin yung feed manufacturer, yung mga malalaki nating katulad nung... Nandiyan sa North. Oh, yeah, sa North. At saka yung pinakamalalaki na kahit nasa Bismin, Mindanao, ayan. Okay. May mga ano rin sila dyan, di ba? May mga poultry supply. May mga quota silang bago sila mag-dealer. So, malaki din yun. Isa rin yun. Opo. Kumbaga, bumibili tayo sa mga poultry supply, medyo malataas, pinakamababa na yata is 1,450. Ang grower, starter grower, same price na rin. Mm-mm. Yun sa ibang ano, sa ibang lugar po. Kahapon may nakita ko sa Facebook na sa bagay, alam niyo na ito, ako ngayon lang eh. Yung bang pag maramihan ng kinuha mong feeds, may alaga ka, no? Mm-hmm. Maramihan.
Ngayon, ito ay presyong dealer. Mm-hmm. Presyong dealer kasi marami. Pero, gagamitin mo naman. So, kumbaga, mas maganda yung ganung style. Magdi-dealer ka, pero for use. Oo, for the use. Kaya mo tapatan yung kota. Yung capital para doon sa requirement ng dealer. At tapat ng alaga mo. Kung ganung karami. Kung ako ang nagbababoy, nag-aalaga ng ano, katulad ko, pag ano, ano dealer's price pala. Mm-mm. Siyempre, mag-aano ba ito? Dealer's price nga ba? Oo. Diba? Uh-uh. It's impossible na magbibigay sa akin ng dealer's price. Papatay ko ibang dealer. Magagalit sa akin ibang dealers. Mm-hmm. Na nagkuha talaga sila ba yun? Isa, may mga collateral pa yan eh. Tapos ikaw wala. Opo. Diba? Mm-hmm. Kumbaga no, mga marketing strategy na din yun. Hindi naman natin kinukonsider na panloloko yun. Mm-hmm. But it's more of marketing strategy. Siyempre, mm-hmm. kung ikaw dealer, mm-hmm. ganito na. Tapos ako, sa palos ka dealer, nasa malog mo sa akin. Mm-hmm. Diba? Baka hindi ka nakumuha. So maybe, both of us are using the word dealer, pero iba pa rin yung discount na binigay ko sa'yo. Hindi ka pantay-need sa akin. Oo. Mm-hmm. Diba? Oo naman. Kumbaga na balancing. So, marketing strategy, mm-hmm. which sa akin, hindi ko tinitingnan na panloloko, pagbubulang. Okay. Mm-hmm. That's business po. Ang nakakalungkot lang yung mga balita na nakikita natin sa Facebook na dahil wala silang puhunang gaano, so kakagat sila do sa mare, pwede ka namang ano eh mangutang ng piso, inuutang. Itong nakita natin na inutang niya, sakatan ba talagang pail? Matutuwa ka kung ikaw tinambakan ng ganung karaming ano eh pizza, no? Talagang hindi magugutom ang hayop. Ang problema lang 2,000 plus. Isang kota. Kota kasi isang ba? Isang sako. Ang halaga. Kaya sabi ng mga nag-comment, grabe. Talo ka dyan. Ikaso, ang laki ng patong. Siya sa kontrata. Laki ng patong ng parang 5-6 utang. Yeah. Di ba kung computein mo siya? Talo ka, wala kang kikitain doon. Kaya nga. Hanap buhay mo lang yung feed company. Kumita ng 550 per bag. Ang yeah. halaga ng feeds ay 2-1. 650 per bag. 450 kilos per isang bag. Isang bag. Oh, oh, magkano yun? Magkano? Di so, man, sa 400 plus? Ang lactating ba 50 kilos? Yes. Oh, yeah. may mga lactating siya. So, you see, ganun na kumakagat yung mga ano, at ganun din ang offer ng mga nagpapautang. Kaya nga, so, ano, kung titignan natin, business strategy, kayong mga user, mag-isip-isip kayo, wag yung, kasi ang Pilipino, pag utang sa'yo, wala akong lalabas na pera. Katulad ng sa ASEC ng government, di ba? Hindi, okay to, uutang tayo ng uutang. Total, wala naman akong babayaran dito. Sa huli na lang bayad eh. Oh, imposible. Katulad nung minsan, yung mga promo-promo na, trip sa Europe, libre yan, wala kang babayaran, ganyan ka, di pirma ka ngayon, nag-trip ka. Maghintay ka ilang ba, may darating sa'yo mga bill. Now, hidden charges. Oh. Sa pinirmahan mo kontrata. Oh. Oh, yun. So, magugulat ka na lang. So, ingat po. Ganyan din sana, maganda yan. Ha? Sabi nga natin, ang utak kasi ng tao, by nature, laging tuso yan. Eh. Mm-hmm. Paano makakalamang sa kapwa? Mm-hmm. Medyo ibahin na lang natin. Win-win solution. Isipin nyo na lang na, okay, maganda nga ito, pautangin mo ko, so at least hindi na akong gagastos sa fees, yung hayop na lang sa akin. Pero, kikita ba ako dito? Baka naman sacrificial lang mo ko, which in that case for me, condition is bumirma siya, so nakaano na siya, nakatayo na siya doon. Binded na siya. Pag hindi naan mo naman sa court yun, napaka yung mga legal tedious ngayon, napaka mahal. Na ano, maraming binabi, pag nag-file yung kaso sa court, maraming pag-file. Tapos yung acceptance fee, hindi pa nag-uusap na kayo. Although meron naman public attorneys, kaya lang, siyempre, eh, pag nabigyan nyo, alam nyo na, money talks na eh. Opo. So, pag sasabihin natin kay President, nagalit siya sa 5-6, ano? But then, kumbaga ano, all in all, pag magaling yung lawyer na iba, hindi pa nag-usap kayo, nag-pensyo, o nag-agree ka eh. Mm-hmm. Kasi, kaya umabot na ganyan, siyempre, pinautang ka. Paano yung cost of money namin? Oo. Oh, tapos, itong in-invest na ito, inutang din namin sa bangko, may interest pa. Mm-hmm. Maraming way. Oh. Pero, hindi nyo nakasalanan yun. Tandaan din. Huwag na kayong sumali sa ganun na yung business strategy nila, kanila yun. Ngayon, ang isip nyo, yung
Hindi kasi yung 2,000, kikita pa ba kayo? So, maaaring kumit yung nagpautang sa inyo, kung hindi ito stockholder, maaaring sabihin natin trader o middleman, doon naman siya dumiskarte. Maaaring bibili niya ng cash doon sa ano, or makakautang siya doon, laway lang ang kanya, ipapasa sa inyo. Kaya at the end of the day, binabantayan kayo pag mag-harvest na, siya kukuha ng baboy kasi wala kayong pambayan. Oo, tama. Sa taas kayo, ang naging ano nyo, wala. Naghihirap lang kayo ng nothing. Diba? So, minsan, para din kayo maging successful, kailangan gamitin yung utak natin. Huwag nyong iisipin yung paglalamang. Lahat ng taong nag-isip na maglamang, wala akong umunlad dyan. Kailangan ang utak natin nakaset na yung fair and square. Kailangan parehong kikita para everybody happy. Tama. Correct. Okay. So, Miss Luz, dito sa ating mga tinatalakay na sikreto, ano ang ating maiko-contribute pa na ginagawang sistema nila? Of course, yung mga paiwi, that's one way. Iba-iba ang sistema ng paiwi sa iba't ibang lugar. Alin ang mas fair? Sabi nga natin, lalo na sa baboy. Kasi sa amin, sa Nueva Ecija, meron lugar doon na magkakaiba rin. So, isa dyan ay ibibigay sa'yo baboy. Kunyari ako, palagaan ko sa'yo, Miss Ana, yung baboy. Pero, sagot ko yung feeds. Tapos, ikaw na lahat. Feeds lang ang sa'yo. Oo. Kasi, yung baboy sa'yo, feeds. Oo, yung baboy at feeds. Okay. Pero yung lahat sa'yo na. Tapos, ang hatian natin, 50-50. Sa piraso ng baboy. Ah, hindi sabi. Kung sampu, halimbawa ay anim ang sakin, apat ang sa'yo. Mm. O kaya pito, tatlo. 70-30. O, parang ano yata yun? Parang talo. Hindi patas. Alin ang talo? Sino ang talo doon? Talo, yung nag-aalaga. Ah, yung nag-aalaga. Talo. Oo, kasi sa'yo lahat mo, okay. Tubig. Kumbaga, ipondo mo. Paano yung kitaan doon? Ang bawa ngayon, mababa presyo. Ibebenta mo. Tapos yung feeds na magkano yung feeds na ibinibigay ng paiwi. Siguro dahil sa paiwi. Tingin na nila na ang nag-iiwi, ay, ano ba naman yan, lugar mo lang yan, bahala ka na dyan. Tubig, tipirin mo yung tubig. Doon ako sa akin na, doon pa rin ako sa 50-50. Yes. Kahit paiwi ka, o ikaw ang namumuhunan, pero yung alaga. Di ba tayo nagpapaalaga? Depende doon siya. Kasi mahal ang feeds eh. Depende kasi yan eh. Di-computed naman yun, ma'am. Ibabawas naman yun eh. Ibabawas yun. Nililess mo expenses mo sa neto. Saka depende sa tao. Kaya din sabi ko, kung ikaw ay stockholder ng Feedmin, saka matatalo. Natalo ka man sa baboy, ay kita ka rin sa Feed. Yeah. Oo. Pero kung ikaw ay hindi ka member, ordinary lang, nagpaiwi ka, may pera ka eh, kaya mong bilhin ng Feeds ng mga big. Oo. Ikaw, Luz, mag-alagaan mo, bigyan kita ng 100, no? Ano, pagkaano, property ng liig, ano, pati mga mitigation na lang. Pag ibinenta yan, halip tayo, eh, mababang life yun, ang laki ng gasto. Natalo ako. Talo ka rin. Diba? Pareho tayong talo. Pero ang panalo, yung man yung marker ng fees, na wala namang kinalaman sa atin, bumili lang eh. Supply. Pero, yun yung doon tayo pumapasok ngayon. Ano, yung kaya tayo na yung sa 1:5, ang ano naman natin doon is kumita kayo through savings. Yes. Opo. Yes. Halimbawa, ako, may pera ko, kaya kong bumili ng feeds, ng baboy, mga gamot. Kung purong feeds, kapatid sa akin nyo, bumagsakan yun. Talo ako. Talo. Pero kung ginamit ako nitong 1:5 plus yung commercial feeds na maganda, then lahat na ano, miski bumagsak ng 100 yan, may kita pa rin ako. May kita ko, kami na nag-aalaga, may kita kami pareho. Let us assume ito, bago tayo pumunta doon sa, may example tayong kababayan na gumamit ng 1:5. Kasi from the point of view ng isang nagpapaalaga, kasi marami ng hocus-pocus, di ba? Inuutakan ka nung, ano, nung nag-aalaga. Sasabihin sa'yo, namatay yung alaga mo, yung sa akin, hindi. Di ba? Di ba gano'n? Kunyari, eto, tatlo, tigta-tatlo. Yung sa'yo ang ano eh, namatay eh, yung sa'kin, di talo yung ano. So, kumbaga, nag-iisip lang tayo ng paraan, paano hindi talo yung nagpapaalaga? Ang labanan ba ay yung eto, tigta-tatlo kayo ng hayop? O doon sa labas ng kita? Hindi yun matatalo. Doon pagpapartihan? Hindi sila matatalo kasi lahat yun nakabawas. At the end of the grow, sa pagpapaiwi ha, lahat yun ibabawas lahat. Correct. Yeah, oo.
Mm-hmm. So, isa pa ma'am, yung wala na naman naniniwala siguro ngayon na ano, yung sa'yo namatay sa akin, hindi? Oo, ganun so, ngayon, eh. Minsan may mga ganun sweetics sa Lebensia. Pero kawawa naman yung ma'am. Oo, totoo so, yung iba naman ma'am, ginagawa ko, ano yung pinagbenta? Yun ang paghahatian. Oo, regardless of yun. Regardless yun lahat. Sigurado na, oo. Na posisyon just, na nagpapaiwi. Just to be fair talo. Lang ma'am, ganun talaga dapat. Okay. Pero, kung namatay ka ng baboy, halimbawa, nagpaiwi. Ayun. Lilit yung kita eh. Oo. Tapos kakainin ang kita. Yes. Ang talo doon, yung nagpapaiwi. Kaya nga, yung iba kasing nagninegosyo, nagpapaiwi. Kung may pera, ayaw na mahirapan. Kung baga, no, kumpas-kumpas na nakamay, no? Okay, yung parang bossing-bossing na kaya. Hindi, oh. Once na nagnegosyo kayo, kahit sino tanongin nyo, yung mga business tycoon na kayo, na yung maman, okay from nothing. Once na nagnegosyo kayo, kayo ang boss, kayo ang trabahador, lahat. Kayo ang delivery man, laborer, lahat. Lahat kayo. Basta't ikaw yung nagnegosyo. Miski sabihin mo lumaki na yan, hindi pwedeng hindi ka hands-on dyan. Correct. Dapat alam mo lahat yun. In-in-out ng kumpanya. In case na mawala yung tao, kaya mo gawin punto na. Yes. Sa tingin ko yung punto ni Sir WBA dito, kung maloloko ka, ibig sabihin, hindi mo pinagdaanan lahat, hindi mo na-secure lahat ng places. So, pagkabisado mo yan, kahit nakapikit ka, kahit natulog ka, alam mong niloloko ka, makakagawa ka kagad ng proper action. So, yun. Pangalawa, hanggat walang honesty and sincerity, teamwork sa grower at saka yung integrator, yung nagpapaalaga, mahirap kumita na maganda niyan. Kasi, halimbawa ako, bigyan kita ng 10 baboy, alaga mo, provide ko lahat. Bakit ang hindi kumain to? Yung pala, meron ka sariling baboy na naandun sa kapitid. Doon pinapakain. Oo. Nako, may mga mautak ka na. Ito yan, ma'am. Kaya nga na-invento yung robot-robot eh. Tapos magre-reklamo sila, ba't yung trabaho ng tao, papagawa mo sa robot? Dahil nga inuutakan tayo ng tao. So, ikaw na nagpaiwin, lubi ka. Siyang ingiting-ingiti eh, kasi ang punan niya lang yung baboy. Pero yung pakain, galing pala sa'yo, inuumit niya, dinadala niya sa kabilang alaga. Meron pa rin isa dyan na, okay, but wala naman siyang baboy yan. Alam mo, wala. Bawal pa ang baboy. Kaya, okay, oo. Eh, kaso yung pigs mo naman, lumilipat sa kabilang bako at binibenta pa na. Ah, binibenta naman niya. May nangyayaring ganun talaga. May kakilala ako na malaking baboy yan. Doon sa party dito lang po sa may saw. So, malaking farm sila kung ilang saw level, 1,000. Kasi nagbentahan. Yung manager doon, aba, siya ang malaki ngayon ng ano. Siya ang malaki ang farm. May ilang inahin, may ilang fattening, may sasakyan. Opo, yes. Nangyayari talaga yan. Ilan ba yung farm na may 1,000 saw level dyan sa saw? Di ba? Meron. Hindi, inisudge ko lang yun, pero mas malaki pa doon. Pero yung may, ang punto ko lang dito, nangyayari talaga yun pag tiwala ka sa katiwala kaya mo, lalo man farm manager. Kaya minsan yung mga tanong na ano, Miss Ana, yung bang, pinapakain naman ho namin eh. Binibigyan ko ang pamilya namin. Ba't ang papayat ng baboy? Tapos ko? Minsan, no. Magre-reklamo yung farm owner na ang daming patay. Kasi hindi maganda yung feeds. Kasi may mga namamatay. Pero yung pala, yung baboy, pumupunta doon sa kabilang bakod. Yung patay ang napupunta doon sa kabilang. Kaya minsan pag sinabi na talaga, bakal, dapat makita niya kaya, ito. Yes. Tama po yung sinasabi ni Mr. WBA na pag mag-negosyo tayo, hands-on, alam mo yung pasikot-sikot. Okay, pero ma'am, paano, for example, yung mga ating nangangapital, yung mga ating kamag-anak na OFWs na nasa abroad, paano? Close monitoring. Ma'am, papasok na yung third topic natin dyan. Technology. Technology and close monitoring. Kasi yung iba, syempre, as much as possible, gusto na nila mag-hands-on, pero kailangan nila magkaroon ng cycle muna. Kailangan nila maramdaman, tama na ba yung kinikita ng farm namin para umuwi ako. So habang hindi pa tama, nagtatrabaho sa abroad. Siya nagpipinance. Iipon, dagdag kami ng dagdag ng kapital para lumaki yung kikitain namin pag-uwi namin. That's the time, pwede sila umuwi. Kasi ganun po yung sinasabi ng mga... Nakikita nilang may kita doon, uwi na sila. Actually, marami tayong mga OFW na gumagawa na gano'n. At yun ang katwiran nila, magpupulkod na po kami, ma'am. Pag nakita namin, maganda pala kita niya. Yun nga, ma'am, sinasabi ko nga maganda na po ba yung ikot yung negosyo nyo dito sa Pilipinas?
ay hindi pa po, ngayon pa lang po namin sisimula. Eh sir, eh, paano pagka nag-flop? Just in case, huwag naman sana mangyari. Oo. Saan tayo kukuha ng pang-recover natin? Eh nasa Pilipinas ka na. Kapag nag-umpisa kayo ng negosyo, dapat maliit mo na. Kapag dalawa hanggang apat na bago yung margin manageable, parang kumalugi man kayo, hindi masyado. Hindi masyado. Oo. May isang bang way sila, ewan ko kung tama sa kaisipan na isang negosyante katulad ni Sir WBA, para daw pag nalugi itong isa, meron pa akong isang negosyo. Halimbawa, may baboy ako, may konti akong manok. Pag nalugi ako dito, meron akong isang... Tama po ba yan? Yes. Sa akin, okay. Tsaka yung kumbaga na ipoprogram mo. Ang baboy kasi, 4 months or 5 months. Okay. Habang hinihintay mo yung 5 months, mag-aalaga na muna ako ng 45 days. Kasi 45, at least 45, may harvest ako. Okay. At kung kailangan ko ang pera araw-araw, mag-aalaga naman ako ng layers. So, kumbaga doon, doon ko yan paiikot nila. For sure, para may mga pinagbubunutan sa araw-araw. May pangkukunan ka ng pangkakain sa pagkain. Kasi ang pagbababa yan, sabi nga nila, is piggy bank. Pero kung piggy bank lang, nag-iipon ka, parang walang thrill challenge. Kung pwede naman piggy bank and yan kikita ka pa. Diba? Kasi sa akin, as a businessman, eh, okay lang yung mag-save ako na mag-save. Pero, siyempre, hindi ako satisfied sa ganun. Oo, parang natutulog lang. Oo, kasi hanggat na... Sabi nga, hanggat bata ka pa, kaya mo, gawin mo lahat ng gawin, kaya mo gawin para pag dumating yung time na nag-ibig ka din na kaya, meron ka na naipon. Mm-hmm. Kaya ganun ang ginagawa namin ngayon ng mga converts ko at mga kandungan. Mga millennial. Mga millennial. Mga millennial businessman. Sa millennial. Sa mga millennials yan. Baka meron kayong comments regarding sa pagpapaiwi, kung paano mas kikita ng patas sa nagpapaiwi at sa nag-aalaga. Doon sa nag-feed meal. Baka meron yung mga commercials dyan. Yan din ah. So, na-discuss natin yan. Isa pang way para pag-aalaga ng iba, ganito. yung ibang masisipag, kumukontakt sila yung mga restaurant yan. Yung mga kanin bago yung mga. Opo, opo, opo. Talagang pinaghihirapan nila yan. Pag sobra, binibenta iba. Yung iba sa kanila, dobo yan. Ganon. So, depende rin sa makikita, makukuha ng mga restaurant na pag-ano ko. Yan yung mga restaurant ba? Yung mga chicken, mga meat. Mas malakas magpalaki yan, magpabigat. Opo. Kung mga gulay-gulay nga, mga medyano, eh, mabagal yan. Mm-hmm. So, yun. Kung makukuha niyan, kinukumpit nila yan ba? Yung sasakyan nila, gasolina nila, para doon sa fridge. Siyempre, mas malaki pa rin matitipid nila. Ayun. Isang way din nila yun. Opo. Kasi kung mga nasa probinsya naman, yung mga palay-palay nila dyan, yung mga darap, yung mga ganyan, which is mura lang sa kanila, yun. Opo. O yung iba naman, medyo nasa urban area na, eh mahal na rin dito yung mga darap na yan. Pumupunta sila sa probinsya, nagahan sila ng mas ng mura. Nagko-costing naman sila yung tracking. O kaya sinasabay, kumukontak naman sila ng mga tracking parang backload yan. Kung baga no, talagang pag-iisipan niya ng mabuti lang, kailangan kasi ang sa negosyo, yung cost to produce niyo kailangan maging mababa. Yes, kung saan makakatipid. Makakatipid. Mas makakaminos. Oo. Lalo pa ngayon ma'am, sineset ng DTI yung mga SRP. Hindi ka pwede magmataas bigla ng presyo mo. Gawin mo standard. Yung sa presyo ng karne, iniikutan ng DTI yung mga palengke niya. Yan, depende. Manila yan. Pero minsan, sa probinsya, hindi nakapunta sa Barte dito ah. Oo. Naiikutan na rin. Medyo mahigpit na rin. Ngayon? Okay, hindi. Yung sa lagi sa probinsya. Okay. Para hindi ko po nabalitaan yan. Yung sa... Hindi, kasi wala nang drone. Okay, mag-drone ka na din. Teka lang. Malapit ko man dito yung sa savings, ano, which is one way to profit, ano. At sinabi rin natin sa kanila na meron silang option kung sakali man magawa na nila lahat ng paraan, pero hindi pa rin sila kumikita, bagsak na, lalong bumabagsak ang live weight price, may 100 na nga, ano. Meron ding lalong pagtaas ng saka ano talaga feeds. So savings sabi niyo. Oo. Oo. Meron tayong kababayan na patuloy na sumusubok din doon sa mga nagawa na pinakita natin dito. And isang kababayan natin to Miss Anna. Yes, sa party siya south. South yeah, lang po siya. Nakakatuwa so. Ngayon. Lahat ng gumagamit tong 1:5 'yon. Ibang ano yung talaga nag-share sila ngayon. Yes. Nag-inspire sila. Correct. Nakakatuwa naman na, kumbaga no,
tulad ng sinasabi natin, we are inviting you to join us in this yes. Advocacy. Yes. Okay. Kasi tayo din lahat ang makikinabang yan. At saka tuwing may makukuha po kaming ibang, kasi we encourage them also to, meron kang binibigay na procedure namin, but we also encourage them na make your own procedure. Mm-hmm. Kasi we would like to find out na minsan mas maganda pa nga yung procedure natuklasan nila sa atin eh. Mm-hmm. So sa atin naman, no, ganun, hindi ho kami kasi nagpakikipagmagalingan, patanin na kundi we would like to get the best out of yung mga ginagawa natin as a team. Tapos, i-share natin sa kapwa Pilipino. Mm-hmm. At saka, tsaka pala, pasensya na tayo. Our apology to sa mga netizen po na minsan maraming tanong, mga test, gano'n. Sa totoo po, pwede naman namin gawin yung mga test, pero you will provide everything. Uh-huh. Pahiramin na rin namin yung demo plan namin. Para uh-huh. Pag gusto niyong pruwebahan yes. sa sarili kasi ninyo. Kasi sa ngayon, hindi na ho namin ibigyan ng pansin masyado yung mga intrigues na ganyan. Kasi, mas naka-focus kami ngayon doon sa mga netizen na kailangan ng tulong. Hindi sa pakikipag-debate ang itoon. Ayun, kasi kami ho, hindi naman kami yung talagang yung para kumita. No? Sa amin, no, talagang tulong yan. So, wala kaming panahon para makipag-debate sa inyo, makipag-magalingan or what. Opa. O sabi na, nakakamatay. Pwede nyo na ho, siraan na siraan lahat kami dito. But we encourage you na daanin na natin sa tama na mag-file na lang kayo ng legal case sa company na kami nagloloko. Siguro dihin nyo lang may mga ibinigay sa kayo kasi after that yung company naman yung legal na ano namin, department ang magpapwede for recovery damage. Yes. Yung fair lang tayo. Meron din naghahamon sa atin na, sige, demanda nyo ko. Kami ang hindi na namin pinapansin na we are more focused sa mga netizen na talagang kailangan natin. Kailangan ng tulong. Yung productive. Kasi mas nakaka-feel po kami ng fulfillment and achievements pag may ganun eh. Yun yung reward namin eh. Hindi po yung ganyan na bawa, sinabi ko, naging matalino ko, kunyari, ganyan, nagawa ko, naging sigat ako, pag namatay ako, wala rin naman. Wala rin. Oo, at saka Sir WBA, tinatawagan din natin ng pansin at sana maunawaan nila, hindi po tayo nananagasa ng mga commercial bids. Ang salita kasi ng iba sa ating page ay dahil sa ating WHBF, ay wala na raw gumagamit ng commercial feeds. Yung mali ang pagkakaintindi nila. Yun, malaking katuwang talaga ng 1:5 what yung hog budget feeds natin, ang commercial feeds. Kasi may proper nutrition na kasama na doon, antibiotics, probiotics, na kailangan ng ating mga alagang hayop. So ngayon, ginagawa lang po ng hog budget feeds, i-maximize o paparamihin para marami tayong inputs dun sa ating alaga. Hindi po kami nakikipagkompetensya sa mga commercial feeds sa market. In fact, kung ano po yung commercial feeds na ginagamit po ng mga users namin, gamitin pa rin nila. Lalo na ngayon, medyo yung ibang tao takot sa changes. So, kampante ako sa ganitong klaseng pagkain. Tuloy po rin po nila, tinuturuan lang po namin sila at tinutulungan namin sila na maparami at bumigat talaga na mabilisan ang kanilang alaga. Of course. Oh, yun ang habol natin eh. We are non-partisan. We're 7. Katulad ng iba, sabi nila, ano ba kayo ng Pitro? Sabi ko, hindi ho, kasi yan ang sinasabi yung Pitro, kasi yung farmers na gumayap, yan ang ginagamit niya, Pitro. Yes. Oh, yung iba naman, email. Sinasabi na yung iba, Pigrolock. Pigrolock. Lahat po yan pwede. Sama na natin yung barangay. Lahat. Yung mga may gumagamit ng maraming nga na feeds. Oo. Yung iba, yung manpain, yung ginagamit natin noon. Lahat. Maganda rin yun, yung ginamit natin pizza. Filmico. Oo. Marami yan, Filmico. Maganda yun. Okay. Hindi yung kami nakikipag-compete. So, wala po tayong brand. Bahala kayo kung anong gusto nyo i-partner. So, yes, kahit anong available. Yun ang importante, yun. Kung anong available na feeds pagkain po sa inyo. Kasi yung iba, wala mga ganung brand na nabanggit natin kung ano lang meron. So, nirecommend natin din yan. Depende kung doon siya hayop pa rin naman na magsasabi kung lalaki yung baboy. At pwede naman, di ba, Miss Anna, kahit hindi commercial feeds, yes, i-partner. Yes, pwede. Kung may available tayong mais, soya,
darak tayo dyan. Pwede. Oo. Next siguro natin farmer's talk, magbibigay tayo ng sample na WHBF saka darak lang yung ginamit. Oo. Yes, ma'am. Maganda result na, yes, opo. May iba pa, ma'am, kasi di ba may mga local cooperatives na may nagtatayo ng feed mill, unbranded. Ina-advise din namin, kung member kayo niyan, i-utilize nyo. Kung makakamura kayo sa feeds, yes, na yun, imitin nyo. Mm-hmm. At least yung lahat ng nutrition, yung protein yan, kompleto na acceptable sa inyo, gamitin nyo na po. Saka doon sa mga naninira sa atin, thank you very much po. Pinasisigat nilang lang. Actually. Yun. Kasi saka nakakita na wala na rin bumibili ng commercial feeds dahil sa WHBF natin. Sana po maunawaan ng mga nasa ano to, mga products na pinopromote nila sa pagkita ng networking, mm-hmm, mga pyramiding. So, kayo po'y bahala sa inyong sariling diskarte. Oh, oh. Hindi po kami nakikialam dyan. No, hindi basta, po kami multi-level marketing. Isa pa yun. Okay. Maliit lang po kami. Maliit lang. Maliit lang na company. Okay. Ayan. Sige po. So, eto na po. Ipipresent natin. Wala kayon. Hindi, maliit lang yun. Yung itim. Magdapat na tayo sa langgam. Teka lang, baboy muna tayo. Maliit lang po yun. Ayun. Okay. Pabib. Oo, ayan. Game. Okay. So, patuloy po ang aming paghikayat sa inyo na kung meron po kayong iba pang sistema, gawin nyo. Pag naubos na po lahat yan at talagang gusto nyong kumita at lahat na gamit nyo na ang style nyo, nandito pa rin po ang Timato. Mm-hmm. Meron pa kaming pwedeng i-offer sa inyo para hindi kayo maubusan ng pag-asa. At sa katunayan, meron tayong kababayan din na nagpatuloy na gumaya doon sa mga nag-follow sila ng steps doon sa present natin. Oo. Ito, isang taga-Batangas. Oo, na babae. Ito po. So, hindi na natin siya papangalanan kasi in respect naman po, bago natin ito ipapakita sa inyo, pinacheck muna natin, pina-approve. Siyempre, siya, tayo ng permiso sa kanya. So, yun lang yung kanyang medyo favor na huwag na muna siyang babanggitin. Pero ma'am, ang maganda lang dito, hindi siya... Pero maganda siya. Maganda. Hindi siya nagmamagaling yung ali, ha? Nag-share lang. Actually, yes. Kaya nga, na-appreciate natin yung mga taong katulad nila na hindi nagiging madamot. Kaya, kaya pinagpapala, yung bang makikita mo sa itsura nila na kung sino pa itong hindi madamot, siya yung mga pinagpapala. Yung madadamot, okay, yung ayaw, okay, sinasarili lang. So, hindi ko dapat. Hindi hirapan mag-grow. Kasi diba? Sikreto, gusto nila. Diba, sabi nga sa Bible, think of what you can do to others and never think of what you can get from them. Yes. In return. Yes. That's a Bible. Pastor. Basa. WBA. Okay. Okay. So, ayan na. Yan. Okay. Tignan natin kung makikita po din. Uh-huh. Discuss na lang. Basahin na lang din natin. Okay. So, okay. Ganito po yan, ano? Ganito po yan. Oo. So, makikita natin dyan yung WHBF natin. Ito yung mismong concoction na ginamit ni ma'am. Uh-huh. So, makikita mo yung weight dyan, yung 750 grams. And then, yung ginawa niyang commercial feeds ay 2.5 kilos po yan. So, and then yung naglagay po siya ng Atuwi na 10 grams and BM 20 grams. And then yung total po ng water na nilagay niya is 4,000 ml. So, equivalent po yan ng 4 liters. So, yung weight po natin dyan, ginawa lang natin gram para mas madali. So, yung presyo ng WHBF is 50 pesos. Yung commercial feeds na ginamit niya is 32 sa hog starter ration po yan. And then yung Atuwi is 470, 315 ml. Computation po nun is 128.20. Yung total... And then, yung per kilo of feed niya ay lumalabas na 17.82. So, yan yung nagiging... Kung paano natin nakuha yan, yung 7.22.8, dinivide natin doon sa 129.20 divided by 7.280. So, lumabas siya ng 17.82. Pesos and 82 centavos. Okay. So, ulitin ko lang po, yung total cost po nung concoction na to is... 129 pesos point 20 centavos. Mm-hmm. Okay? Dito po, yung total weight po nung prod, yung pinaghalo-halo po niya, 7 kilos and 28
280 grams. Oh, so, ganun po yun. So, pag dinivide po natin yung 129 sa 7.2, doon po lalabas yung 17.82 pesos per kilo. Oh, yan. So, nag-start lang kasi si Ma'am ng July. Makikita natin yung start using WHBF June 17 to July 19. So, in 33 days po yan. Mm-hmm. And then, yung kanyang ginamitan nito is 6 na piglet o 6 na biik. So, Ma'am, ulitin ko lang. So, itong concoction niya to, yung hog budget feeds, commercial feeds, atovi, NBM, tsaka yung water, para sa 6 na baboy ba yan? Yes, 6 na baboy yan. Tapos yung feeding per meal niya is 3 times a day. Yes, 3 times a day siya magpakain. Kain, okay. Sa 6 na baboy, more than 1 kilo lang pinapakain niya, 3 times a day. Yes. So, para klaro lang po sa ating viewers. Okay, next. So, yung total feed consumption niya per day para dun sa anoy na baboy is 21.84. Okay, tama. Okay. So, nilutuply lang po natin ito sa 3. 21 what? Kilos. 21 kilos. Ayan, may kilos po na nakalagay doon. Okay. Okay. Tapos yung cost of feeds niya is 389.22. Saan po natin nakuha yan? Yung 21.84 times doon sa 17.82. Correct. Yan po. O yan. So, compute natin yung pakicompute po kung ang commercial feeds, for example, sa 25 pesos per kilo, i-times po natin sa 21 pesos, magkano po ilalo? 32 pesos times 21 pesos per kilo. Kasi yung sinasabi po natin kanina, kumikita tayo through savings. Mm-hmm. Okay. May third table ayan, pa yan para sige. Makita po natin yun. Mabalikan natin. Yes. Ayan. Yan yung sa hog starter feeds na kanina na pinakita natin. Mm-hmm. So, yung parameters natin, may feed intake, feed cost, yan, doon na nasa baba, cost of feeds. So, yung WHBF, combination po yun ng ating commercial feeds, na-consume niya for one day doon sa 6 na baboy is 21.84. Kung i-compare natin sa commercial feeds, which is 15 kilos ang makukonsume niya sa 6 na baboy. Ang feed intake niya doon sa remarks, makikita natin, approximate sa standard feed intake ng baboy is 2.5. Mm-hmm. Yan po, sa commercial po yan. Yan ang yan ang ginagamit. Yes, kaya 15 kilos siya. Yung 15 kilo, yung 2.5 times 6, so, lalabas baboy. Po yan na 15 kilos. Okay. At yung remarks natin sa WHBF, ang kinakain ng bawat baboy niya is 3.64 feed intake ng per day niya. Per, ano po yan? Per baboy yan. So, titingnan nyo, mas malaki yung sa WBH plus commercial feeds against doon sa commercial feeds. So, yung feed cost na per kilo niya is 17.82, yung nakuha natin kanina na table. And then, sa commercial feeds, kinumpara lang natin doon sa ginagamit niya yung 32 pesos. Uh-huh. And then, yung magiging computation natin dyan, yung 21.84 times 17.82 is 3.89.19. Uh-huh. And then, yung 15 kilos na nakain ng commercial feeds times 32 is 480. Uh-huh. So, may difference siya na 90.81. So, magiging savings mo yan per day. Uh-huh. Yan ang magiging savings mo. Eh, yung feeding period niya that time doon sa starter is 33 days. So, yung 33 days times doon sa 90.81, meron siyang savings na 2,996.77 in 33 days. Sa 6 na baboy yan. Yes. Ma. So, may savings ka na nun. Matipid ka na almost 3,000 in 33 days yes, pa lang. Yes, opo. Pero ma'am, ito take note ko rin doon sa nakabasa ko. Yung cost ang pinag-usapan natin, pero yung volume ng pinakain natin is 45% more. Yes. Yung weight. Oo. So, ikaw pinakain ka ng 100, ikaw yung isa pinakain natin ng 1.45. So, mas mabigat mm-hmm. yun. Oo. Pero ito, liwanagin ko lang, itong WHBF with commercial feeds yan. Kung titignan mo yung sa table na pinuna natin, may computation na nakalagay doon. Alright. Tapos, may issue pa dyan, mamaya natin papakita yung table na isa, kasi ang nag-shift siya ng pang-grower na, ang naging problema doon, nag-stop muna siya for 2 weeks. Kasi nga,
talaga nagkakaroon tayo ng stress pag nag-ship tayo ng another feed to ano. So, syempre, yung commercial feeds ang ginamit natin. So, nagtae yung kanyang baboy. So, medyo matubig daw. So, ano siya? Natakot. Takot so, siya. in-stop niya. Ah, sabi ko, for 2 weeks, ma'am, bakit po yung bago ko ma... Bago niya sinabi, ba't siya bumalik? Kasi, in two weeks, naka-consume siya ng 7 bags na commercial feeds. Wow. So, sa times 1.265 per bag, ano yun? Umabot po siya ng 10,080.60. So, ang laki, di ba? In 2 weeks lang. Tapos, ipapakita natin yung second table na nag-grower siya. Nag-start po siya noong August 3 to up to ngayon. Mm-hmm. September up to ngayon na ginagamit niya. And then, yung kinupute po rin, same concoction po yung ginamit niya. Ang difference lang po, yung commercial feeds na ginamit niya pang grower is 29 pesos. Medyo mababa. So, nagka-come up po tayo ng same concoction na 7,280 grams. And then, yung sa costing natin is 121 divided by doon sa 7 point volume. Sa volume, naka-come up tayo ng 16.79 per so, kilo. So, mas mababa. Di ba? Difference natin doon sa 29 pesos na commercial feeds, ang laki ng diferensya. Di ba? And then, doon sa ano ba rin, 3 times a day siya nagpapakain. So, yung total weight niya pa rin ng feeds ay yung katulad dun sa starter, same, 21.86. And then, yung feed cost niya, 21.84 times dun sa 16.79, 366.61 na. Mm-hmm. So, in feeding period niya ng 30 days, eksakto ngayon na isang buwan. September 1. Yes. Pero hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit niya. So, para makita lang natin kung magkano na yung kanya naging savings. Ayan po yung table 3. Ayan. Same pa rin yung makikita nating feed intake na 21.84. So, same as 3.64 feed intake niya per day per head po yan. Ano po? And then, yung commercial feeds niya, doon sa standard feed consumption talaga ng grower stage na 3 kilos ang binibigay po natin. So, kaya naka-come up na yan, 3 times 6 is 18 kilos. Kaya may 18 kilos tayo per day. Okay? Teka, medyo blurred doon sa ating ano eh. No? Siguro, monitor natin. Ipakita natin yung table sa ano. Tapos, ito na nababasahin mo. Oh, yes. Sir Dark. Okay. Sir, nakita. Ayan, sa ating... Take ang kamay ni Daryl. Okay. Saan ba dyan? Yung baba, yung taas? Yung sa baba, yung sa taas. Yung taas muna, unahin natin. Ayan, yung taas muna. Ayan, so, ayan taas. Po yung nagiging grower stage natin. Ito na, Okay. Yeah. Okay. So, nakita natin na same as same feed intake niya per day doon sa grower stage. Mm-hmm. Ang pinakakaiba nga lang, ulitin natin, yung 18 kilos per day niya kasi ang feed consumption ni standard po ng grower are 3 kilos per head per day ang kinakain. Standard. Opo. So, 3 times 6 kasi yung kanyang pinapakain, ang commercial feeds is 18 kilos. And then yung ating feed cost is 16.79 doon sa pinakita nating table kanina. Uh-huh. And then yung feed cost doon sa commercial feed is 29 pesos. Uh-huh. So yung feed cost total nan is 21.84 times 16.79 is 366.69. Okay. So yung total. Uh-huh. Yung 18 times 29, meron tayong 522 pesos. Uh-huh. So yung difference nan is 155.31. So, ang laki, di ba? Mm-hmm. Yung para nagkaroon siya ng savings na 4,659.19, kaya nagkaroon na yung 30 days na feeding period niya times doon sa savings na 155.31. Mm-hmm. So, ang laki, di ba? Oo. So, ang sa kabuuan, in 2 months and 3 days sa pag-aalaga, nagkaroon siya ng savings na 7,652.96. Wow. Yes, diba? Kung i-divide natin yan sa 6 na biik, meron tayong savings na 1,275.49 per head. Yes. Kung ibig sabihin, malaking katipiran kung
sa pag-alaga ng mas maganda yun, ma'am, kung hindi siya tumigil ng may portion sa, na tumigil oh, siya. Oh, diba? Kasi, tuloy-tuloy. Kasi nagkaroon, ano siya, natakot siya. Yun lang yung reminder natin sa ating mga gumagamit. Kahit yung sa Atobi na gumagamit, pag gumagamit po kayo, first time man siya, or meron kayong na-encounter na ganun, inform us para alam nat, alam nyo rin at alam natin kung paano natin i-re-resolve. Oo, oh, kung mahihingi, mahihiya mag-text sa amin, tumawag sa amin para magpa-advise. Kasi hindi naman po kami naniningil para sa mga technical support. Opo. Ang gusto po namin, lumawak pa po yung grupo nyo sa Pagbababoy o yung pamilya nyo, kung sama-sama kayo, Mama. Para ma-share nyo rin po. Tandaan nyo po to, yung agrikultura po, it's a dying business. Kasi yung mga bata, iba na gusto gawin. Mm-hmm. So, kung ma-introduce nyo po ang pag-aalaga ng hayop, pagtatanim ng mga halaman, gulay, sa mga ating kabataan, sa kabatch ni Sir W. Bay, millennials nga daw. Ano? Millennials. Millennials. Para hindi naman tayo nag-iisip, ano kakainin natin bukas? Wala si Sir W. Bay. Sorry ah, pero sometimes kasi mas okay pa rin kumain ng lutong ulam kaysa fast food. Hindi sa inanong po yung fast food, malaking tulong din po kayo sa mga nagmamadali. Pero yung hindi mo naiisipin kung healthy. Kung conscious ka, David. Ma'am, talagang kailangan mo yung... That's it shows? Oh, yes. Ayun, and then karagdagan pa rin doon sa pinakita nating mga data, yung figure na naging savings, tatanong nyo kung kamusta naman yung baboy. Naka-savings ka nga, baka hindi lumaki. Yes. Ang sabi ni ma'am, ang gaganda ng pigi. Pink na pink. Tapos makikita mo yung una na kukakuha. Kasi iba-iba yung weight na nakuha nila. May 7, may 6, may 10. Ngayon, more than 40 kilos na siya. Kasi ang problema lang daw, wala silang timbangan. Pero makikita mo, pagkakamustra niya o pagkakadescribe niya sa akin, baka hindi lang 40 kilos. It's kasi more. Talaga may bigay, meron siyang curve. Tapos mapupula yung baboy. Kumbaga sexy na yung baboy. So susundan pa rin natin siya. Pag nakaroon siya ng na-harvest na yan, ipapakita pa rin natin yung computation. Ma'am, kung i-allow tayo na ipakita. Yun yung part 2, David, ni sir, ni ma'am. Yung part 2 computation ni ma'am. Intayin natin. Di ba, masingit ko lang. May tumawag kasi sa akin. Ay, nag-message. Sabi sa akin. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Sir, may nagbabago ba sa quality ng karne pag naka-Atobi, naka-WBF? Meron po, WHBF. Meron po, yung quality po ng meat natin, mas gumaganda. Mm-hmm. Kasi po yung nagre-reklamo sa amin. Mm. Bakit daw nung kinata yung baboy nila, mamula-mula yung karne, hindi daw, mas mapula kung pwede sa akin. Yung normal po na mapula-pula pong karne, high protein po yan. Mm-hmm. Mas may bigat yan, mas may sustansya yan. Tasang sense. Ganun po ba? Bakit? Binalik po kasi sa akin, sir. Kainin nyo. Ang sabi ko nasabi na natin sa ibang nating episodes before na try nyo lutuin yung sarili nyong grow outs na walang seasoning. Nasanay kasi sila, yung nabibigyan po nila. Yes, asaka sa palengke. Pero ito na lang po. Sa palengke pa nag-slaughter, yes. Kaya gusto nila pag maputla, nilalagyan nila ng dugo yan, sariwan dugo para mamula. Tapos tatapatan ng pulang ilaw para pag medyo, ayun ang kukuhanin. Ayun, talaga nangyayari yan. Ituruan mo naman yung balagang dental ng kamay. Huwag kayo maingay. Secret yun. Kaya huwag tayong, Kasi ikaw hindi ka namamalengke. Subukan mo kayo mamalengke. Ay nako, linggo-linggo namamalengke ko. Nagtatry naman ng mamalengke. Pero sa supermarket, hindi sa mismong wet market. Iyo, the joke. Okay, pupunta po ako saan. Pupunta naman po ako sa palengke. De, ganito na lang po sa mga iba pong di nakakalam. Pagpansinin niyo po yung tao, ganun niyo po yung sa mata. Pag maputla po yan, may problema yan. Either nanghihina yan, nahihilo yan. Kulang sa dugo. O kulang sa sustansya. Pero pag ang mano, ang baboy. Hindi po sore eyes yun. Hindi. pag ang karne mapula, yan ang maganda. Kasi biglang sabihin nun, habang inaalagaan yung baboy, mataas ang iron niya. Yes. Yun. Maganda ang red blood cells. Yes. Ang oxygen sa katawan na tumatakbo sa kanya, maganda. Nag-circulate doon sa kanyang body system. Kapag nag-ano po kayo gumagamit ng product namin, usually po, ito po yung lagi kong na-experience sa mga customer, maliit tignan, pero po yun ay siksik. Siksik na kaya. Huwag po kayong mag-alala doon dahil siksik po yan. Sa timbangan naman dadaan lahat yan. Kaya ingat po kayo sa mga behero. Tapos wala kayong sariling timbangan, wala andan ng timbangan ni behero. Nag-iingat lang po kami. Hindi po namin sinasabi na may ginagawa mali yung mga biyahero natin. Mm-hmm. Pero kasi may naka-experience ako, ma'am, Ang sabi yung baboy ko, personal kong baboy, nasa 50 kilos lang daw. Mm-hmm. Pagkat yung forma, dahil sinilip niya,
pagkatimbang may git 80. Oo, ayung eyeball estimate lang. Wag po tayo hangga't maaari, wag nating i-allow yung ganun. Okay. Lalo na ngayong panahon na 'to na nagtataas ang lahat ng bilihin. Yes. So kailangan maging wise po tayo. So ito po ang tinilaki sa inyo ng Farmer Stock. Of course, ito po ay tunay, totoo. Ngayon, nasa sa inyo na po yung kung ayaw nyo maniwala, wala namang pilitan. Oo. Pero ito po yung actual na pag-aalaga at ongoing na pag-aalaga ng isa nating kababaeng napakaganda ng mukha. Babae po ito, na taga Batangas. Medyo mahihay lang siya kaya ayaw niyang actual na makausap. Ano? At ibabalita din natin si Sir Marlon Clemente Escudero na taga San Pedro Laguna. Hindi lang niya naibigay sa atin yung kanyang cellphone number ngayon, pero willing siya na makausap natin sana. Pinakita niya po sa Facebook naman, publicly, no, yung picture nung baboy, video pa nga eh, video, takbo ng takbuhan, mga ganyan lang kahaba. Okay? So, ito ay sinasabi niya, August 1 niya nabili. Eh, ganyan, ano? Tapos August 15, nagpunta siya rito. Na pumili siya ng 1:5, ng Atobi, tsaka NBL. Ngayon, pinakita niya yung picture ngayon, August 15 lang yun, ha? Ganyan kahaba. So, almost double the size. You see, dapat yan, mangyari yan, mga siguro 1 month after. Yes. Ay, sorry ma'am, clarification lang po. Hindi pala double the size, double the length pa lang. Oo. Kasi iba yung taas tsaka yung lapad. So, eh. Nang tanungin natin siya, ang sabi niya, kung anong naobserbahan niyang pagbabago, ang bilis lumaki. At yun ang salita niya. So, natutuwa rin siya. And of course, congratulations. Congratulations po sa inyo. May alaga din siya mga itik, no? So, siguro pag may time, dahil siya ang pinapakain nga pala niya ay WHBF kaning baboy. Mm-hmm. Ayun, yung next na computation natin, ipapakita natin naman yan, is WHBF plus darak lang. Yeah. Kung i-allow tayo, merong isinend sa atin na video, pakikita natin. Ay, singit ko lang ma'am, doon sa mga gusto mag-inquire, umorder po pala ng ating products at magpa-advise sa formulation, pwede niyo po kami tawagan o i-text sa 0917-875-6462, 0917-540-8887, 0939-917-2858. For assistance, pwede niyo rin po kami i-text dyan. At malugod po namin binabalita sa inyo na nagsara na po ang pagtanggap natin ng Atobi Jingle Contest entries. Yan, tayo na natin. Kailan ba natin yung mapapakinggan yan? Kahapon po, nagwakas na po. So, natanggap na po natin ang mga entries nyo kahapon. Yeah, abangan nyo po ang announcement namin. Yan. Ang dami. Dami. Dami, tingnan grabe. Tingnan natin kung sino pong pinakamagaling. Ang hirap yatang piliin eh, no? Oo, magaganda talaga maganda. Sila lahat. Okay, so thank you sa mga nag-participate. And then, next Tuesday naman, ating pumpaksa sa Farmer's Talk, ano ang epekto ng mabahong piggery sa mga kabahayan, kalusugan ng tao, at sa kapaligiran. Yan. Yun, yan. Maganda ano yan. Yan. Maraming, kasi nakikita natin, oh, aminin nyo ha, marami po tayo nakikita sa Facebook na kahit daw sila ay meron ng mga pit, anong tag doon, yung... tapunan ng tubig Yung mga pit trap septic tank problema nila nangangamoy pa rin kaya puro ang tanong nila paano ang gagawin. Sige, sa Tuesday natin didiscuss. Ay ma'am, isa pa pala sa mga iba pong orders at sa akin po tumatawag diretso, pwede po kayo umorder sa akin pero ang payments po pinapadala po under kay Ma'am Lusnel Pakpako ha. Madali po kasi namin mamomonitor pag nakikita po kagad niya yung payment nandun. So nabubook po namin mas maaga. Mas mabilis. Yeah. Okay, babati tayo. Ayun. Ayun. Okay. Dami na nila. Marami na. Sige. Alright. From top. Okay, so Richard Renaxe. Bago yan. May bago tayong bago may bago tayong viewer. Ramil Boisilio Ventilio. Yes. Good morning. Sir Emil Valles, good morning, sir. Good morning po. Hindi ko lang alam kung nasa California o nasa Vegas kayo, Manhattan sir. Manhattan daw siya. Yeah. Manhattan. Diyan lang sana yan, sa Pasan Tamo. Manhattan Towers. Si Arfi Lu Noliedo.
Good morning po. Alan Joy Jolian Meneses. Rachier good morning po. Rachier Renaces. Ma'am, Richard yan. Richard ba? Sorry, yan ang nakalagay dito. Bakit ba binabalik niyo? Richard, okay lang. Kaming mga millennials, we get you. Okay, sorry, hindi ako millennials. Ano, Bladsky Huelo, yan, good morning. Polly Diane Mendoza, good morning po. Alicia, oh, sa mother-in-law ko, kay Mama Alicia Odasco, good morning po sa inyo. Wow, good morning po. Good morning. I'm watching. Watching you. Watching you. France. Si Crispo. France Joseph Crispo. Ayan, good morning po sa inyo. Si Brad Hawson. Johnson. Johnson. Baby powder. Silang, good morning sir. Nice beard, ha? Good morning po. Melchor Correa. Yan, sir approach, Melchor. Kamusta ka, sir? Tagal mo nang di nagpaparamdam. Ano nang alaga ni Sir Melchor ngayon na nasa dairy siya? Dairy? Oo. Hindi na siya dun sa dati niya, chinismis. Hindi, dati kasi, di ba, nasa ano siya, nasa isang cooperative. Yes. Ngayon, ano na siya ng sarili niyang dairy. So, sana one day po. Yeah. Okay. Anong dairy? Sa baka? Goat. Kalabaw. Kalabaw? Yes po. Nagamit siya ng technology? Yes po. Maka Miura, okay. Buffalo yung kanya alaga. Hindi, kasi yan, may experience kami sa dairy na, no, katulad nung sa, yung sa UP noon, kami nila Doc Bao, Bautista noon, yung hindi mag kami yung semen niya. So, nagawa namin ng ano yun. Basta in 1 week lang, nag 80% yung ano niya, motility batag doon. Tapos sa ano naman, yung sa dairy naman, isang malaking dairy farm dyan sa Laguna, ano siya, yung ganyan, malalaking buffalo na, hindi ko alam kung breed. Basta yun, nagagawa lang daw ng mga 8 to 12 liters per day. Tapos nung nilagyan ng technology ng A2B, nag 18 siya, 18 liters. Oh, laki. Additional. Oh, tapos sabi ko, ilan nilagay niya? Kasi recommended ko lang 20. Nilagay ko lang noon, 20 grams per per kilo ng feeds . Ginawa nung vet, ginawa 50. Nag-experiment siya noon, tapos nag 18 nga daw. Sabi ko, Doc, hindi kaya malulugi kayo? Hindi. Ba't kami malulugi? Magkano isang litro na nga. Tapos, yung milk talaga makita mo, creamy, maputi, walang amoy lansa, ganun. Mm-hmm. Tsaka nung tinest niya sa bacteria yon, di ba na ipapasteurize mo? Okay. Yung kalalabas lang, kung makakain sample, nilab nila, walang bacteria. Mm-hmm. Kaya pwede mo nang... pwede ka nang dumedi dun sa baka. Yeah. Hindi, walang bakterya. Punasan mo lang yung dede. Punasan mo na lang may atuwi. Siguro po wala. Okay, si Mamian Pakulor. Good morning, Team Atuwi. Hi, Miss Ana. Salamat po. Po. At nakarating ng Bicol ang aming order na 1:5 Hug Budget Kids, Atuwi Powder at NBM. Salamat din po, Sir Walter. God bless po sa inyong lahat. Okay. Thank you rin po. Thank you, Miss Yen. Saan sa partners niya? Yeah. Partners, si Kim Jeffrey Labag. Yes, Pakulor. Good morning, sir. Good morning. Polly Dayan, Leo, yun siya rin, Madsien Pakulor. Happy watching. Nakakatawa sila, no? Cabanas Joseph, good morning po. Guevara S. Kyle Monty, approved yan. So, ayan, si Ma'am Yen ulit, happy watching sa mga friends ko nanonood ng Farmer's Talk ngayon. Salamat po sa inyo at nakikinig po kayo sa akin na may ma-share ko sa inyo about Atuwi. Si Ma'am Yen ba tsaka si Sir Kim, magkapatid ba yan? You're welcome po, Ate Yen. Yes. Penano pa color. Okay. Cheryl Babiera. Good morning, ma'am. Good morning. Yan si Vista. Yan si, good morning. Si Leonardo Perez. Willie Lim. Excellent. Wait, thank you po, sir. Thank you. De La Cruz, Raymond. Sarap sa pakiramdam, no? Pag yung mga nagko-comment sa atin ng thumbs up, love, mga ganyan, na sarap po sa pakiramdam. De La Cruz, Raymond. Good morning. Gerald Tablate. De Los Reyes. Good morning. JJ De Los Santos. Arlene Nanos. Bolandres, yan. Good morning po. Jojo. Pakurib. Good morning. Sa aking kaibigan, Chris Olivares. Lodi. Ma'am, idol ako yan since high school. Alaga lang, ha? Ang daming bago. Bago ako mag-continue, I'd like to greet our animal nutritionist, the belated happy birthday. Naku na mo, ba? Ako naman. Happy birthday to you. Walang cake. Happy birthday to you. Thank you po. Thank you. So, ilang ka nung yung 39? Ay, hindi. 34. Sobrang ba yun?
Akalain mo, kalo ko. Hindi, joke lang po. Hindi, 12 ako, 12. Okay. First Vargas, Nico, good morning. Yan, si Vista, malabo. Ah, medyo, pasensya na po pala kayo, medyo internet issues po yan. Tatawagan po namin yung aming provider para makapag-relay po kayo. Makapag-relay po kami ng magandang teleka sa inyo, okay? Albert Paragas, good morning po. Okay. Yan si Vista, good morning. Pa PM ako. Okay, kung ano man yung PM, sige po. Joa Colango, Jerry Nalayon, good morning. Joe Ortega, hello po, good morning from Cebu. Cebu, yes. Good morning, sir. Maricel Cervantes de la Cruz, good day po. Ano yan? Hindi ko mabasa. Nagkaroon ng heart. Dapat po pala pag-start ng pag-aalaga ng baboy, wala. WBA mix na po agad. Gabi. WBA. Discarte nyo na po yan. Pwede po kayo mag-mix. Pwede nyo po nga ting. Kunin nyo muna yung kamay ni Mr. WBA. Tapos nilalagyan natin. Then WBH, ma'am yun po. Opo. Magkamali lang ng type si ma'am. WHBF. Mix. Okay, ma'am. Sige po. Kasi pa rin kamay ni Sir WBA. Okay. Jojo Pakiru, good PM. Ay, good AM. Sa grower po yung, ba't nagko-cover? Wait. Alam po. Yung nakikita ko lang na consumption, 1.7, 2 kilos per day lang po. At try po namin i-post yung mga ano. Sir Darin, kung pwede natin i-post mamaya yung mga notes na binigay natin. Po yan. Post po natin para mabalikan po nila. Winston Lindio Dagate. 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 Good day, Team Adobe. Good day po. Santa Marina Jeremy Vince, good morning. Ramon Balidio, good morning po sa inyo. Kirubin, Christopher, anong website po pwede makita ang tamang pagpapakain? Salamat. In fact, sir, pwede kayong mag-YouTube. Hindi po namin kayo i-restrict sa mga pwede nyong i-utilize na mga websites. Pwede kayong mag-YouTube. Pwede nyo rin pupuntahin yung aming website sa www.atovianimalg2.com. Tapos ano na rin po, pwede nyo rin po kami search sa Facebook. Baka may makikita kayong mga... Pwede po kayong mag-inquire sa mga iba pa pong nag-aalaga dyan. Magtanong-tanong lang po, mababait naman po yung ating viewers, pwede po nila kayo tulungan. Mm-hmm. Tapos kung saan lugar man kayo, makapaghanap na lang din po kayo ng mga users namin na nandyan sa area nyo. Yeah. Speaking of that, proud po ko sabihin na yung mga users po ng Atovi ay mababait at sila, accommodating pag maraming nagtatanong sa kanila. Oh, salamat po. Thank sa you, mga sumasagot. Yung mga, yes. Talagang sila salamat. Po yung sumasagot in behalf of us. At saka, no, napansin ko sa Facebook natin, dami silang question nagpapatulong. So, kung makita ka agad ng ating nasaan yan sa call center, sagutin na agad. Mm-hmm. Katulad ng ba, mga scouring. Yeah, okay. Tapos yung biglang bumagsak, eh, nabigyan na ng mga... Yun yung mga problema nyo, yun po yung mga gustong-gusto. Wag lang sa pera tsaka love life. Yung sa mga lagang life lang. Hindi namin kaya yun. Yun. Yan yung mga ano, tsaka yung mga sugat-sugat sa katawan ng, yan, ng babo, yung sugat sila, na ano, yun. Na Atobi yan. Mm-hmm. Napayuan nyo ba yan? Opo. Sayang na unahan natin nyo po. Po yan last. Actually, una tayo sumagot doon sa isa na yon. Uh-huh. Ah, ganun. Una, tayo yung nasa taas, tapos okay. Nagsagutan na lang lahat. Ayun. Ah, ganun ba? Tayo po ang una. Okay. I see. So, after that, nagsunod na ba? Si Mr. Erwin Rivera. Sana marami kayong napulot doon sa mga experience ng mga netizen na gumagamit ng technology. At maraming salamat sa kanyang lahat. Okay, si Miss Aligia Crisostomo Malonzo. Nali po ako ng, ano to? May website po ba kayo? Kayo? Tamang pagpapakain. Ayun na rin kanina siya. Website, binigay na po natin. Yes. Ulitin na natin, www.atovianimalg2.com. Tapos check nyo rin po, baka makapag-search kayo sa YouTube. Tsaka kung nakalimutan, type lang nila yung Atovi. Atovi. Yeah, Atovi lang. Kali lang po yun. Makikita na nila. Atovi website, lilitaw na po sa unahan. Yeah. Si Alex Cadano, good morning, sir. Good morning, sir. Ay, boss. Isininita ko. Si Maricel. May picture na binigay si Sir Alex. Sige, video. Yes. Actually yan nga po yung ating i-discuss next. Ayan, kay Sir Alex. Willing naman po siya. Okay. Balikan natin si Ma'am Maricel Cervantes. Tungkol saan yung video na yun? Yung single is to five po. Okay. Yes, ginamitan ng Daraklang. Ah, ganun. Yun po yung ano natin sinasabi ni Miss Anne. Yan, next Saturday po, abangan niyo yan. 1:5 Daraklang ginamit, pero magandang resulta. Opo. Yeah. So, napaka-bait ni sir. Thank you, sir Alex. Si Miss Maricel De La Cruz, watching from Macau. Hello, ma'am. Good morning.
Sir Alex yes. Gadano, good morning, Team Atobi. Raul Aude Rosiana, good morning, Team Atobi from Cagayan de Oro. Sir yeah. Jun Marvin Navaja, good morning, good sir. Good morning, sir. Yes, napadala yes. Sir, na ba? Oh. Napadala na po yung 1:5 ni Sir Marvin. Pakiintay na lang po ang inyong product. Okay. Romela Gust, ano to, Aguas Bora. Good morning, Team Atobi. God bless. God bless you too. Okay. Ayan, si Sir Marvin, nagtatry na daw po siya ng WHB. Oh, okay. Good. Sir, sa alaga niyo po tatry yun, ha? Huwag po sa inyo. Si Sir Jaguar. Game Farm. Game yeah. Farm. Hello, good, good morning. Morning. Watching here at Alcobar, Saudi Arabia. Wow. Thank you po, sir. Si Sir Marichal, nagpa-sorry po. Pasensya po. WBH po pala. Yeah. Okay lang. Mali lang, tay. Okay lang yan, okay ma. Lang baliktad pa rin yan. Pwede na po yan. Okay na yan. Okay, 1:5 na lang. Basta nakaka- 1:5 na lang po. Kasi yan. Ako, nasanay kasi ako ng WHBF. Ako sanay ng 1:5. Mas madali siyang ano. Kung saan po kayo, mas madali. Sige po. Ma'am Divina Apostol, yan. Good morning. Nalito ko. Okay lang yun, ma'am. May replay naman tayo. Yeah, pwede ikaw pa. Pwede mo ulit panorin yan. Sige yan, po. Good sige morning po sa lahat ng nanonood sa atin. Good morning po. Ayan. Ayan. So, yan po. Sir WB, kailan daw po malalaman yung nanalo sa Atobi Jingle Contest? I-evaluate pa natin yan eh. Ayan, tsaka yung panel para kasi pakikinggan yan. Tapos yung impact sa tao, yung ganyan, yung mga yung paano nila yung na-deliver yung message, yung it's actually more of the feelings na. Yes. Na. Kung mapapansin nyo yung intro namin dito, bago namin nilabas yun, talagang pinag-aralan, kinuha din namin yung ibang ano ng comment ng ibang tao, ano yung na-feel nila, ano yung message na nakuha nila, because inyong mga importante, hindi ko mo maganda tono or what. Na, no, actually ako, I would appreciate nga yung parang style lang ni Yoyo Villami eh. Mm-hmm. Yung vaudeville style gano'n. Talagang Pilipinong-Pilipino yun. Mga background na yung mga ukulele, yung mga ano natin drum. Na mga bao-bao. Ukulele. Wala ko nabili kasi eh. Mm. Sir, masingin ko lang po. May viewer po kasi tayo dito, nagtumawag sa akin. Oo. Ang problema niya po, nung last harvest nila ng palay, maiba ko lang po sandali, yung 7 hectares niya po, which is normally dapat, on an average, dapat meron siyang 700 kabans ng palay na ma-harvest. Nag 300 kilos siya, 300 kabans lang siya. In fact, marami-rami na silang grupo sa may Mindoro po to sa Nauhan. Kung papalarin po at wala, maayos naman po ang panahon, mag-meet po kami sa Oriental Mindoro this coming Friday. Oh, sama tayo. Medyo kailangan po natin na assistin. Medyo nakakaawa na po. Nakakaawa naman. Oh, kasi doon sa part ng Nauhaon, maraming palayan po dyan. Yes. Oh, ayun nga pala. Tsaka tilapia, marami. Sa ano, sa... ano kaya sa Tuesday, i-discuss natin yung... Kasi yung medyo malaki ang problema natin ngayon sa palay. Eh, mm-hmm. Sa bigas. Oh, grabe. Oh. Cost to produce niyan, kaya okay. Mahal ang import. Pero meron din palang ano sila. Alin? Yung mga mamumurahing palay, maganda yung quality, hindi nilalabas. Oo nga, ano nga. Okay. Pero sabi nga natin, whatever it is, politics play a major role in any country's economy and livelihood. Oo. But you cannot do anything about it. In your own way, pang sarili, mm-hmm. Ikaw yung gumawa ng paraan. Para wag kang magutom. Mm-hmm. Yes. Okay. So, yeah. So Tuesday? Siguro, I think, bigyan natin ng pansin yan tungkol sa palay. Anyway, opo. Naandyan yung isyong malaki. Hindi naman opo. Tayo nakikisama okay. Niya, but ang atin is more of production. Production in our own saka way. Saka mahal na talaga ang bigas. May 65 pesos. Meron na po siya. Meron nga 80. Opo. Yes. Meron na po. Pero, golden rice. ako, hindi ako apektado niyan. Alam mo kung bakit? Hindi ako kumakain ng kanin ngayon. Ako kasi maka-rice ako eh. Nasisira yung figure ko eh. Pero gusto ko matikman yung corn rice. Nakatikim ako niyan sa Cebu, hindi ko gusto eh. Pero may natikman ako noon, masarap eh. Combination pa rin po. Yung iba po ang ginagawa para maging masarap yung corn rice, nagko-combine sila ng ano mismo, bigas. Kaya nga corn rice, ano? Yeah, corn rice. Ano yung corn na nakalagay doon, yung white or yung yellow? Hindi, parang lagtikan yun eh. Parang lagtikan. Yung native natin. Kasi nung ginawa ko yan, hindi ko alam yun. Kagustong kong makatikim, bumila ko nung
Yung corn na patuka sa manok yun eh, kulay nila. Ay, yung ay, matigas po yun. Animal grade. Kahit, oo. Oh, oh. Hindi, kasi hindi ko nga alam. Opo, pinagiling ko. Oh. Tapos niluto ko. Yung pagkanon talasaga, hindi na ako uulit kumain nito. Kahit isang linggo po nating ilaga yan, hindi siya lalambot. Hindi, umano lumambot na kahit sabi ko, mas naawa ako sa probinsya. Member mo, pinagtsatsagan nilang kainin itong mais na to. Yung pala sa hindi yun yung pang yung pala, hindi pala yun yung human na ko na gano'n. Yung pang ano, pang manok po. Nung napasyal ako ng Cebu, nakita ako. Hindi, meron nagtatakaan, ba't tong kanin na to? Gabi? Ah, ano ho yan, yung kanin na may mais. Yun yung kinuha ko. Kaya lang, parang medyo hilo, kaya hindi ko na-appreciate. Yun. Okay. Yun. Tikman natin yun, di parang so yun, sana matuloy, sa Friday, kita-kita po tayo. Sige, kita po tayo dyan. Pero maghanap pa ibang variety niyan, di ba corn rice to? Sabi sa akin, mas masarap na yung rice corn. Ah, oo. Balik ka. Magkaibang variety. Oo, oh, magkaibang variety. Kung sino unang giniling. Ah, okay. Sige. Okay. Iyari. Hindi, pero kung tutusin yan, hindi, sandali lang, pagbigyan niyo ako. Oh, sige. Hindi, kung tutusin yan, mas maganda, pag, yung combination maganda yan, lalo kung diabetic ka. Mm-hmm. Tsaka mas matagal sagot. Digay mo ng mais. Mais na lang po. Oo. Mm. Dilagan mo na lang yung mais. Hindi, kaya nga. Hmm, hindi. Mayroon naman kainin ng puro mais tayo, ha? Kaya mo na, ma-gemo yan, ha? Ha? Pero pag ano, sarili mo mais. I think siguro yung mga native nating na white, parang hindi na ano nyo ng GMO. Yeah, yung native natin. Yung native natin. Hindi, may GMO man. Di gamit mo technology. Na-re-reduce naman technology na yung bacteria na doon na ginamit sa serceceptacle. Okay. Yeah. At thank you rin sa mga nag-ano, yung, ano ba yung gano'n, yung emoticon na gano'n? Yung nga, nagbibigay sila ng love, yes. Ng heart, ng... Hindi, yung galit. Sa mga nagla-love. Sa mga nagagalit. Yung iba po nagagalit, ano yan? Tsaka, let's admit it. Why we are inspired? It's because of them. The positive. Yes. Lalo ngayon, nakita natin dumadami, nagiging responsive sila. Unti-unti nakikita natin yung malasa, nagiging yung pagmamalasakit natin sa ibang mga netizen na nag-grow-grow. Kumbaga na, andun nagtutulungan. Alam nyo, iyan po ang pinakamasaya natin gagawin. Tapos, kalma, kung nabo, miski isang beses lang sa isang taon, mag-Christmas party tayo. Yes. Oh, yes. Merman, December na 'yon. Nako. Kaya pala, kaya parang malungkot po kayo ano. Iyan na nga ba't pinalo. Pero ako masaya kasi September 1 na ngayon. Kanina Merman. Sabi ko nga kay Luz, plus parang hindi ko maintindihan parang napakalungkot ko, parang binagsakan na naman ako. Na pala, bear na pala nga kasi. Yan, yan ang masasaya ngayon. Maraming masasaya. Wait lang, si Mama Rizel, nakakatuwa si Mama Rizel. Sabi niya, 1:5 na lang para mas madali. Oh, yeah. Kung saan po kayo mas convenient. At saka, batingin ko po si Sir Tanyedo, lagi tayo na yun, lagi. 100% lagi pag may farmer's talk. Although na hindi siya ano on live, yung nanonood siya, lagi. Si Sir Ben, yung taga, nalimutan ko pangalan eh. Ang hirap kasi yung pilidon niya eh. Pagkaliwagan, yan. Si... Basta lahat. Basta isusunod ko nga po sa susunod. Nalilimutan ko. Relax, ma'am. Relax. Huwag ka mag-alit. Huwag na tayo mag-ano ha. Yung dating topic natin. Ano? Yung Alzheimer. Uy, may bagong research pala. Na pagka yung, di ba may sasabihin ka, nakalimutan mo. Hindi ka pala nawawala ng memory. Mataas lang ang IQ mo. Mabilis mag-process. Oh, lucky ako ganun kaya. Nakakalimutan. Ano pa alam mo nga? Ay, hindi ko nga alam eh. So yun. Ganun na yun. Yung mga pagpapalimutan. Si Ana, sa totoo, mataas ang IQ ni Ana. Lampas nga doon sa minimum eh. Kala po, lagpas-height niya. 1,000 nga eh. Ay, diba? Alam naman, pag lumampas na yung IQ mo doon sa maximum, ano tag doon? Reset. Ay, naalala ko, may isa naalala ko. Child gain. Okay. Jay Malalad, good morning po, Timato B. Yan, si Bista, God bless sa inyo. And then sa baba, si Sir Laps Dangle. Good morning po sa inyo. Good morning, Sir. And Joe Ortega. Hello, Sir. Yan, si Sir Joe, kailangan makausap natin yung matagal na siya ng Sir WH. Yung iba po pala nakikita natin emoticons na nakagalit. May tinanong po ako eh, nakita ko, na-trace ko lang po. Hindi naman po sa tinitrace ko po lahat ng galit ha, na-trace ko lang po yung isa.
Nagkamali lang daw po siya ng pindot. Okay. Pero may nakita ko rin. Hindi, minsan na kala mo galit, pero nagugulat lang sila. Hindi siya talaga galit. Pero dapat, wow! Hindi, actually naman tayo, tulad na sabi natin, okay lang. Hindi natin binibigyan ng pasingan, hindi tayo naaapektan. Sabi nga natin, sa Bible, pag binato ka ng bato, batoy mong tinapay, lagyan mo na lang ng bakal yung loob ng tinapay. Speaking yung, yung bato-bato na tinapay, kasi means, nung isang araw lang, kain kami na nanay ko, may yogurt siya eh. Sikaw, nay, wag yo. Pag binato kayo ng tinapay, suklian nyo ng palaman. Sabi, hindi, dapat ano, babato. Hindi, palaman lang, ano, para at least, yun. Kung mabawa, ang palam mo ay, ano, yung technical. Ladies' choice na malaki, isama mo na talaga garapon. Malaki-laki, ano? Yes. Okay. Anyway. So, ayun po, at kami nagpapasalamat sa lahat ng mga laging nanonood sa atin. Yes. Ayun, oh. Hello. Ayun, oh. Kasi magpapaalam na tayo, medyo nabibitin siya. Kaya, thank you po lagi sa inyong panonood. Yeah. Thank you po. Okay, so, any announcement? Sa Martes, palay ang ating tatalakayin. Baka may tanim kayo ng palay. Pwede nyo rin i-post sa amin pong dyan, sa ating Facebook, yung mga problema nyo. Pwede kayo magtanong. I-advance nyo na yung mga tanong ninyo. Tsaka yung mga, hindi lang palay, pati yung mga gulay nila. Ganyan, yes, opo. Ayun, announcement na rin. Banggitin na rin natin yung susunod nating exhibit by October. October 4 to 6 po yan sa World Trade Center po. Yeah, free admission po yan. Yes. Yan. Abangan so, niyo po yan kayo. At huwag kayong mawala dahil andun ho sila lahat. Yo, malapit na. isang buwan na lang. Pwede kayong bumili doon, pero pag yung feeds, kailan advance na po? Yes po, lahat po ng bibili ng 1:5 doon, pa-advance po yun. Oo. Para po doon sa quantity na lang. Kung hindi man nakikinig si Sir Muhammad, magkikita po tayo October. Magpapaparlo si... Iyan, oo. Makikita ko na rin si Sir kasi... Nakita mo na siya, Miss Anna, before pa. Si, alam ko, si Sir Jason Roble. Pumunta rin. Mga galing Jensen at Mindanao. Kita-kita po tayo. Yeah. So, ayan, punta kayo. Okay po, so thank you so much. Thank and of course, kailangan hingin natin yung ating mga message sa ating mga kababayan. Sir Dave. So, yung pag-aalaga po, huwag po nating panghihinayangan, pag-aralan para paano tayo mas kikita. At the same time, makapagbigay tayo ng healthy pagkain sa ating mga client, mga customers. Nandito po ang Team Atobi, susuportahan po namin kayo, igaguide po namin hangkat kaya namin. Huwag lang po yung ibang financials. Yung sa technical side lang. Huwag po kayong mahiya tumawag o mag-text para ma-assist lang namin po kayo. Kasi kahit minsan, ako po pwede ako kahit gabi. Weekends, sana bigyan nyo na po sa amin yung weekends. Hindi po siya natutulog eh. Oo, yan. Okay, yung lang po. Saan? Ako na ba? Okay. Doon ako kasi nakatingin. Sorry. Hindi, yung sa ating dito, yung diniscuss po natin, ito po ay isa sa lang doon sa mga gumagamit. Ito pwede nyo yung baguhin. Kasi si ma'am, siya mismo ang naggawa nito eh. Although na binigyan natin siya ng guide kung ano yung standard, siya pa rin na nag-experiment. Yung iba kasi, humihingi sa atin ng, ito dapat ang gawin for ano. Yung sa ating, for una, yung unang cycle. Pero sa second cycle nyo, pwede na kayo mag-experiment ng inyo. So, dito, lagi ang sabi ng mga nagbababoy yan, dahil isa pa nga na 3 years na siya nagbababoy, hindi pa siya talaga kumita. So, tinatry niya to, for 1 week pa lang naman siya gumagamit. Antabayanan po natin yan, isishare namin po yan sa inyo. Yan po. At saka, September na. Berman. Napakalungkot. Yung mga ano, mag-prepare na yung magbababoy. Tama-tama. Season. Season nga, sabi nga nila. Ayan. Okay. Miss Luz? Yun po, sa akin lang, yung sa pagbababoyan po, continue po kayo. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Nowadays po talagang, sabihin na lang natin lahat tumataas. Pero huwag po tayong mawala ng pag-asa. Anything na gagawin po natin, malugi man tayo for the first time, pero sunod na ano, alam niyo na kung gagawin niyo ulit. So, nandito lang po yung Team Atobi na laging mag-guide po sa inyo. Yes. Okay. Sa akin naman, no matter what, never surrender. Mm-hmm. Kung kami nga hindi ho kami bumibigay para sa inyo, eh, ganun din ho kayo, huwag kayong bet. Kasi we will never stop trying to develop everything. Wala hong kaiba niyan sa isang tao na masipag na
na naglaga nung natalisod ay dapa. Never surrender, Iron Eagle. Yes. Yeah. Yeah, no. Basta tago ano, huwag kayong bibigay. Always sa... Ano. Seryoso yun. Makukuha din natin yung gusto ninyo. Mm. Enjoy lang talaga tayo para rin pagtulong sa inyo. Yes. Yeah. Nagpapatawa lang po ako. Happy lang. Okay, sa Tuesday po, palay at iba pang mga pananim, ang ating paksa sa Farmer's Talk. Thank you so much sa inyong panonood, pag-comment. At iba pa, yung nanood po na hindi nag-comment, thank you so much po. Tandaan po natin, Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others. Good morning. Bye-bye. Good morning. Bye-bye.